Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ako nga po pala si Maricar at dito po sa akin channel ay nagre-review po ako ng iba't ibang earning application na pwede nyo pong pagkakitaan ng extra income na wala po kayong inilalabas sa pera o puhunan gamit lamang po ang inyong cellphone at pwede nyo po itong i-pay out sa inyong mga GCash or PayPal account. Kaya kung bago pa lamang po kayo dito sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong upload. So ayun guys, without further ado, let's go to the video. So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So magla-live payout po tayo dito kay Digiwards pero hindi naman po sa GCash. Itatry naman po natin sa PayPal account yung payment method dito kay Digiwards. So ngayon po pupunta tayo kay Digiwards. Ito po ay isang earning application na pwede nyo pong pagkakitang ng extra income para po sa mga bagong viewers ko dyan. So itong si Digiwards, ayan po yung aking payment proof sa GCash. Yan yung pinakambago kong payment proof na na-payout dito na nagpapatunay na still paying pa rin po siya hanggang ngayon. So ngayon meron po tayong balance dito na 201,864 points. So yung points po na yan kasi yan yung i-convert natin into real cash. Yan yung iipunin natin. So paano ka nga ba kikita ng mga points dito? Quick tutorial lamang po ito ha. Kapag bagong viewers ka dito at gusto mo itong i-download, may nilagay po ako na link dyan sa description box. So, dito guys, kapag bagong user po tayo nitong application, kailangan po muna nating mag-login itong Google account para magamit po natin siya. And then, dito guys, meron po tayong iba't ibang way para maka-earn po ng points dito. Una po ay dito sa CAPTCHA solving, na kung saan meron tayong itatype dito ng mga CAPTCHA number na meron tayong kalaban. Pataasan kayo ng score nung kalaban nyo. Within 60 seconds lamang po ito. At every time na naglalaro tayo or ginagamit natin ito, is kailangan po nating magbayad ng isang ticket. So, paano nga ba tayo makakakuha ng tickets? So, makikita nyo po sa taas, ikiklik lamang po natin yung plus. Then, dito guys, meron tayong two option. Una, ay pwede kang manood ng video advertisement. Isang ads ay isang tickets yung katumbas. At dito naman sa pangalawa, yung free, claim nyo lang siya, click nyo lang yung free, tapos makakakuha kayo ng libreng tickets. Then, pag natapos yung countdown, dun ulit kayo makakakuha ng 3 tickets. So, makikita nyo, pumasok na yung 3 tickets dun sa ating balance dito. Then, click na lang natin yung start, tapos click natin yung find opponent. Yung makakalaban natin dito is sila din yung mga user na tong application na si Digiwards. So, yun po yung kanilang main ways of earnings dito, which is itong CAPTCHA solving na dito mismo sa game na ito yung laro. 8425. So, ilalagay lang natin kung ano yung nakalagay na number dyan. 9699. Make sure na kayo yung may pinakamaraming number na na-type dito. 7 7 1 8 6 5 4 1 9 9 1 0 0 7 0 9 6 5 6 9 2 8 2 6 1 7 8 5 7 1 5 okay, nanawala tayo 7 1 wala nawala yung ano 7 1 5 8 0 2 3 1 5 5 7 5 4 1 4 7 3 8 1 2 9 4 9 2 7 8 3 6 6 4 1 2 5 4 9 8 8 4 0 9 9 2. Okay, tapos na po yung 60 seconds natin. Ang nakuha kong score is 22. Then yung sa kalaban ko is 35. Since siya yung may pinakamataas na score, ang nakuha ko lang is 5 points. So talo tayo dito. Pero kung tayo yung mananalo, tayo po yung makakakuha ng libreng 20 points. Every game po yan. So kung ayaw nyo na po maglaro, click nyo na lamang po yung home. Then may lalabas po dito na short video advertisement. Ganun po talaga yan. Every time na natatapos tayo sa game, meron pong mga skippable video ads na magsisilabasan dito sa screen natin. Kasi dyan kumikita yung developer netong game.
Next naman po na ways of earnings, meron pa po dito ang karagdagang game na pwede nyo pong laruin, which is dito po sa Playtime. Pero yung game po dito is third party game application na need pa po nating i-download sa Play Store. So dito ang gagawin lamang po natin, click lang natin yung start, tapos dito i-access nyo lang or i-allow nyo lang yung kanilang permit usage access dito. Then meron mga featured games na magsisilabasan po dito. Ang kagandahan naman po dito sa kanilang Playtime is yung mga featured games na available po dito kahit hindi na natin siya laruin. Hayaan lang natin na nakabukas siya, basta i-download natin siya dito mula dito sa application na si Digiwards. Pagkatapos nun connected na silang dalawa, hayaan natin na nakabukas yung app, nakabukas yung data. Meron po kasi tayong makukuhang points every 1 minute na nakabukas yung application na yun. So yun yung pinakang tips ko na kahit hindi nyo siya laruin, kung gusto nyong matulog, is pwedeng-pwede. Kasi ayan na nga po, meron tayong, halimbawa ito si Bingo Plus yung dinownload natin. Kapag ito yung dinownload ko, tapos nakabukas lang siya talaga na hindi ko siya nilalaro, may papasok pa rin po na points sa aking points balance. So 89 points yung matatanggap ko dito. And then kapag naubos nyo na po yung game dito sa featured game dito, ay meron pa po magsisilabasan dyan na another featured game na pwede nating laruin. So kung gusto nyo gamitin na ways, main ways of earnings itong si Playtime, mas ma-recommend ko din po siya. Kasi nga kahit wala tayong ginagawa, is pwede pa rin tayo kumita ng points. So kung gusto natin matulog, hayaan lang natin na nakabukas yung app, kikita pa rin po tayo ng points. Dito naman po sa OK Spin, sa Top Time, sa Adgem at saka sa Ayat Studio, ito po ay karagdagang third party application and games na kung saan kapag dinownload nyo po yung application and games, is meron pong mga task na ipapagawa sa inyo. So kapag ginawa nyo po or nakompleto nyo po yung mga task na nakalagay doon, makaka-receive po kayo ng malaking amount na points na papasok nga po dito sa ating points balance. Next naman po is meron din po ditong survey. Tapos, ayan, ito tatlo po sila. Yung survey na yan, madadali lang naman yung question na sasagutan natin dyan. Tsaka may option naman tayo sa pagsagot dito sa mga survey nila. So, every time na natatapos mo yung survey is makaka-receive ka din po ng points. Then dito, meron din po tayong option na kung saan pwede tayo mag-invite, which is optional lang naman kasi makaka-payout pa rin po tayo kahit wala tayong na-invite. So yung pag-i-invite dito, pwede po natin kasing ipagamit yung ating invitation code sa kanila, sa mga makakakilala natin, pwede natin itong i-promote sa ating mga social media account. Then, kapag ginamit po nila yung invitation code nyo at inilagay po dito, so example ko lang tong si CoinPlix. Yan kasi yung sa akin, nakapaglagay na ako ng invitation code doon kay Digiwards, kaya nawala na yung ganito siya. Dito po yun ninyo makikita sa may taas. Ayan. Basta dito sa may taas, may makikita kayo dyan na ganito po siya. Enter your invitation code to get 1,000 points po. So kapag nakapaglagay tayo ng invitation code doon, makaka-receive tayo ng 1,000 points. Ibig sabihin po, yung mga mai-invite po natin dito na gagamit po ng ating invitation code is makaka-receive ng 1,000 points. So tayo naman po na kung saan ginamit yung ating invitation code, makaka-receive po tayo ng 500 points. Tapos meron pa po tayong 20% commission para po sa mga task na makokompleto po ng mga na-invite po natin dito. Pero yan nga guys, kung ayaw nyo na mag-invite, kung hindi nyo bet yung pag-i-invite kasi hindi naman talaga ganun kasimpleng mag-invite, is pwede naman na hindi natin yan gamitin, di ba? Then kapag magpe-payout tayo dito at meron na tayong sapat na points, pupunta lang tayo dito sa redeem. Meron silang tatlong payment method, GCash, prepaid load, tsaka po PayPal. So sa GCash po, ang ilalagay lang natin is GCash name, tsaka cellphone number natin. Ito po yung mga amount na pwede po nating ma-withdraw. 50 pesos, 100 pesos, 250 pesos, and 500 pesos na maximum. Ito po yung points na iipunan natin. Then kapag gusto nyo na pong i-pay out yan, itatap nyo lamang po yung amount na gusto nyong i-withdraw. Then ikiklik nyo na lamang po yung redeem now na makikita nyo dito sa baba. Then mag-wait po kayo. Ito lang talaga yung processing days nila. Tatlong araw lamang po talaga yung hihintayin natin bago dumating yung ating na-withdraw dito sa payment method na gagamitin natin. Pero not counted po ang Saturday, Sunday, and public holidays. And make sure na kapag magpe-payout tayo, tama po yung information ng ating payment method na gagamitin para hindi po tayo magka-problema. Next po, bukod po sa GCash,
Bukod po sa GCash, pwede ka din po dito makapag-redeem ng libreng prepaid load kahit anong SIM available po dito. Kung TNT, TM, Globe, TXT, meron bang TXT, ganun. Tapos ito yung pwede nating ma-withdraw. 20 pesos, 50, 100, 250, and 500 pesos po na maximum. Ganito po yung points na iipunin nyo. Ganyang kadami. Next naman po natin is dito naman po tayo sa PayPal. Ito yung first time na gagawin kong payment method si PayPal. So, ito lang naman yung ang i-withdraw ko dito. Ito, $20, 200 points yung kailangan kong ipunin para makapag-withdraw ng $20. Since meron akong 200 points, ilalagay ko dito yung aking email address. So, email address or Google account po na ginamit nyo sa inyong PayPal account. So, ang lalagay ko lang dyan, ilalagay ko lang dito para makapag-redeem na tayo. Then dito guys, kapag kilinik nyo na po yung redeem now at nakapaglagay na nga po kayo ng information ng inyong PayPal, may nakalagay dito, you are requesting to redeem $20 PayPal from 2 pala, 2, ganyan, yung nakalagay dyan yung Google account nyo. I-click nyo na lang yung yes, tapos processing your request, nakalagay dyan sa screen, tapos nakalagay na success, you should receive your payment within 3 business days. Ito ang kagandahan kasi dito kay Digiwards, kasi hindi ganun katagal yung processing days. Minsan nga po yung mga nawi-withdraw ko dito, inaabot lang ng kinabukasan. Yung pagka-payout ko ngayon, kinabukasan ng umaga, dumadating din po siya. So, click ko na lang yung okay, and then nakalagay dyan sa screen yung aking last nga na proof of payment sa GCash naman po yan. Tapos sa huling video na ito, ipapakita ko na din sa inyo or isasama ko na din dito sa video. Hihintayin ko na lamang na dumating yung payment na winedraw ko dito sa PayPal para po malaman natin or ma-estimate natin kung ilang araw bago dumating sa ating PayPal account. Para isang bagsakan na siya, may proof din tayo sa GCash, meron din tayong proof sa PayPal. So ipapakita ko sa inyo yung aking history, yung withdrawal history ko dito. Ito nga po yung $20 para sa PayPal. Nakalagay yan, pag ganito, naka-green na siya. Kapag naka-check na yung nakalagay dyan, ibig sabihin, pumasok na po yan sa GCash natin. Pero kapag ganyan, processing pa yan, mag-wait lang tayo ng ilang araw, dadating na yan. So, andito po yung mga na-last na payout ko dito. Itong 500 pesos na payout ko po siya noong February 22, 2023. So, nandiyan sa screen mga February 23 or 24. Hindi ko alam kung anong nakalagay dyan. Basta yan yung pinakang last proof of payout ko dito sa GCash. Ito po yung mga na-payout ko. Ilang beses na po ako nakapag-payout. Meron pong 500, merong 100, merong 50, meron pong 250. Depende po nga sa inyo yon kung gusto nyo siyang gawing main ways of earnings. Nakadepende po sa atin yon kung gaano kalaki yung kikitain natin. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-expect agad-agad na pagka-payout natin is kikita tayo ng malaking pera. So yung mga ganito pong free earning application ay hindi po ganon kadaling pagkakitaan ng pera. Kaya nga po ang sinasabi ko is extra income lang po siya. Hindi natin pwedeng iasa yung pang-araw-araw na pangangailangan natin sa kanya. Kumbaga kami ay nagre-review lamang po ng mga earning application na may possibility na pwede kayong kumita ng extra income. Kami muna yung gumagamit at pinapatunayan muna namin kung paying ba siya or hindi na. Para kumbaga pag ginamit nyo siya, malalaman nyo na legit talaga siya kasi nasabi namin sa inyo, napatunayan namin sa inyo, nabigyan namin kayo ng proof na paying yung application na gagamitin nyo. So, ayun guys, dito ko na, ay hindi ko pa pala tatapusin kasi nasa next video pa pala yung aking proof of payment dito. So, ayun po update. Ngayon ko na lang siya na-update kasi ngayon ko lang din i-upload yung video dahil kahapon dumating din naman pagka-payout ko noong $20 kay Digiwards. Dumating din naman po siya sa PayPal ko. Mga ilang oras lang yung lumipas is na-receive ko na siya agad. So, may nag-email po sa akin na ganito yung pagkaka-email niya. Tapos, ayan na nga po, galing siya kay Digiwards. So, $20 po yung ating na-payout, diba? Pero may bawas po siya. May transaction fee. Ayan na po, nakalagay nga dito. There is 2% transaction fee applied to the original amount. Kaya ang dumating is ito lang yung amount. Pero pagkatingin ko sa aking PayPal, ayan, kaya mas maganda pala din na sa PayPal tayo mag-withdraw. Kasi nga po yung dollars nila, malaki yung $1 kapag kinonvert natin sa Philippine peso. So, ayun, papakita ko yung laman ng aking PayPal or yung balance po ng aking PayPal. Andito na po siya. Pwede ko po itong
yung balance ko po dito, pwede ko siyang i-transfer sa GCash. So, kung meron kayong PayPal tapos GCash account, yung balance nyo sa inyong PayPal, pwede nyo siyang i-transfer sa inyong GCash account para ma-withdraw nyo yung pera. So, andito na po yung ating balance. Meron po akong 1,048 pesos and 70 cents. Tapos, yan po yung na-receive ko na amount na galing po kay Digiwards. So, maganda rin na gamitin din natin na payment method si PayPal kasi malaki nga po yung halaga ng bawat dollars na mawi-withdraw natin doon. So, andito po yung sa ating wallet. Ayan. Ito yung sa activity. Ito po, galing siya sa BlabTech. Yun nga yung sa Digiwards yung pinakita ko sa inyo na email kanina. So, ayan po, February 23. Kahapon ko na-receive, February 28. Diba, pagka payout natin kahapon kay Digiwards ng $20, February 28 yun. Tapos, naghintay lang ako ng ilang oras, may nag-email na sa akin na, ayan na, dumating na po yung aking na payout. Pero meron siyang transaction fee na hindi nyo makukuha ng buo, kumbaga may bawas na siya. Pero ayun nga, goods naman gamitin na payment method si PayPal. And ayan po yung ating panibagong proof of payment para naman po sa PayPal user. So ayun guys, dito ko na tinatapos tong video na to and thank you for watching.